Oracio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay, naik sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo, naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya
kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo, kinasilas at Timoteo na sumunod na lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama rin babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos.
Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang na ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, yung konteksto ng pamamaalam na ni Jesus. Dahil sa susunod na linggo ay pagdiriwang na natin ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Kung kaya't naririto na yung mga paghahabilin, mga huling mensahe na dapat na malaman, marinig ng mga alagad. Pero alam ni Jesus na hindi lahat ay kayang unawain sa ngayon ng mga alagad. Kasi no, kapag nagkakaroon ng detachment, nagkakaroon ng paghihiwalay, ang unang nangingibabaw ay yung mga damdamin na naghahalo-halo. Pwedeng damdamin ng kaguluhan, lungkot, galit, lahat nandiyan, kaya hindi pa maabsorb, no? Hindi maabsorb ng mga alagad yung sinasabi ni Jesus. Kaya't naiintindihan ni Jesus itong kanilang pinagdaraanan at ang sabi niya naman,
darating ang Espiritu ng katotohanan. At pag dumating yan, maiintindihan na ninyo kung ano ang aking sinasabi. At marahil, ito rin ang mensahe para sa ating lahat, lalo pa sa ngayon. Maraming nangyari at may mga bagong mga pangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin, sa lipunan natin na talagang naguguluhan tayo. May mga nanalo, may mga pakiramdam na talo. At ang tanong, bakit? Ano nangyari? Hindi natin maintindihan pa sa ngayon. Kanina po medyo bumulagta sa atin ang isang bagong balita, no, na nagkaroon na naman ng shootout sa ibang bansa, no. Maraming bata ang nadamay dahil sa pamamaril, mga inosenteng bata na ngayon mga nagdadalamhati, umiiyak ang mga magulang, talagang naguguluhan. Bakit kailangan mangyari ito? Bakit sa kanila pa? Hindi ko alam kung ano ang pinagdaraanan mo o sitwasyon mo ngayon na napapatanong ka talaga kung bakit, at hindi mo maintindihan kung bakit ito nangyayari sa iyo. Hindi ko rin kayang sagutin. Ako rin, maraming tanong. Pero ang panyaya lang sa atin ay manatili tayo kay Kristo. Dahil isang araw, sa tulong ng Espiritu Santo, ang lahat ay magkakaroon ng linaw. Kasi sinasabi nga po na maraming kasinungalingan sa paligid ngayon, ang importante, manatili ka sa katotohanan. Pag sinabing katotohanan, manatili ka kay Kristo. Dahil kung aalis tayo, dahil lamang din natin naiintindihan ang plano at mensahe ng Diyos, lalo tayong maliligaw. Lalo tayong mawawala. Ito naman po ay pangako ni Kristo. Pangako ng Poong Jesus Nazareno na pwede natin panghawakan isang araw. At sana dumating na yung araw na yan na maintindihan na natin ang mga bagay na hindi natin naiintindihan sa ngayon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkos pinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating mga sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan. Ang ating pong itutugon, akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway magatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil, o mga walang nagmahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangalaga ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon.
ang mga namayapa naway muling buhayin, alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Mula sa iyong bayang masaya ng salo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itumala at tanapay maging dugot at awan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagalo mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, aleluya. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Jesus Nazareno, Alleluia, makalangit na sugo, Alleluia, ay naglingkod na tunay, Alleluia, hanggang sa siya'y mamatay. Paalala sa mga nagsisimba. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Paalala ng kagawaran ng kalusugan na laging magsuot ng best-fitted face mask at kung maaari, manatili sa well-ventilated na mga lugar. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat, panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinduo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan sa gisang ng daming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inaramay ka na. Magsiupo muna po ang lahat.